Okay, ayan na, we are live. So ayan po mga kaibigan, pambihira, nawala na naman po yung aking live. Ganun hong makapangyarihan yung aking mga kalaban. Kung nakita nyo po kanina, bagong gising po ako, kasi po kahapon may mga tinamaan dun sa aking vlog, okay? Yung pagkalampag ko po sa aking mga kapitbahay. Please watch, share this video now. Share, pakikalat na po, at least dito, hindi tayo mawawala. Kanina po, dalawang beses po ako nag-Facebook Lives. Kanina, dalawang beses po ako nag-Facebook Live, parehas pong nawala. Kasi po, bakit ganon? Bakit pati si Facebook? Pinipigilan yung mga taong bayan. Mga kababayan, nasa gitna po tayo ng epidemic. Higit na kailangan ng ating mamamayan ng tulong. Bakit pati ako tinitira? Bakit yung post Facebook ko nawawala? Yung live ko nawawala? Yun ang hindi ko po lubos maisip, mga kaibigan. Kailangan ko po ng tulong nyo ngayon. Pakikalat po ito, at least dito kay YouTube, hindi nawawala yung ating mga vlog. Kasi po kahapon po, nag-vlog po ako kahapon. Doon po sa pagbablog ko kahapon, wala naman po akong binanggit na pangalan. Ang akin lamang po binanggit is mga kapitbahay. Ayan. Alam niyo naman po yun eh, it is a challenge po eh. Nag-challenge po ako eh. Sina-challenge ko po yung mga kapitbahay. May mayayaman challenge, may mga politikong sandabakbakang pangako challenge. Pero may sumasagot naman po eh. Katulad po nung Amihan Enrique, sabi niya, sinasagot ko ang challenge ni Sir Francis Marcos. Katulad ni Romano Marcelo, Marcela, sabi niya, sinasagot ko ang challenge ni Mr. Marcos. Simpleng-simple po, di ba? Eh dapat sumagot na lang sila sa challenge. Eh wala naman ho akong pinangalan ng kahapon. Eh natural, kapitbahay, kapitbahay. Eh, ang dami ko hong bahay. Eh, pinagagawa kami sa Flickers. Ako po yung nakatira sa Swallow. At yung isa pong aking bahay na nandun pa yung aking mga gamit is sa Nightingale. Eh, siyempre, marami akong kapitbahay. Ngayon, kung sila yung tinatamaan, eh, putang ina, tamaan ka. Wala akong pakialam. Hindi ho ba? Sorry ho for the words, ha? Pero dapat nga ako yung mga kapitbahay ko proud. Please share this video. Dalawa po yung ginawa kong video kanina. Makapangyarihan po ang ating kalaban. Ah? Alam nyo po, kahapon, pagkatapos kong mag-vlog, nagpaalam po ako sa mga pamunuan ng security guard. Ang sabi ko po sa pamunuan ng security guard, pwede ba na may darating akong bigas galing Nueva Ecija? Kung makikita nyo po kanina, talaga kong binidyohan ko yung truck galing Nueva Ecija, punong-puno ho ng bigas. Ngayon, sabi ko, pwede bang padaanin para kapag dating, ididiskarga lang sa bahay, pagkadiskarga ho sa bahay, idideliver na ho sa payatas doon sa ating mga kababayan, doon sa mga estudyante ng UP Los Baños na naipit ho sa UP, yung mga taga-Caloocan, especially sa mga frontliner din po, mga security guard, lahat ho makikinabang. Ngayon, kahapon, alam niyo naman ho na pag nagbablog ako, it is just a mayaman challenge. Eh. Kung sagutin niyo yung challenge ko, I'm proud of you. Kung hindi, no worries. This is the only way I know. Just to give courage to those good men out there. Para kahit papano matulungan natin ang ating gobyerno dito sa kinakaharap nating epidemya. Hindi ho kaya ng gobyerno to. Mayat maya ho kayo, batikas kayo ng batikas sa gobyerno. Eh, wala naman ho kayong ginagawa. Dapat nga ho proud kayo sa akin eh. Bakit? Dahil kapitbahay nyo po ang nanindigan, tumayo against all odds. Ha? Ibig sabihin, isang taga Green Meadow ang tumayo against the odds. Tumayo sa gitna ng pandemic. Tumayo sa gitna ng epidemyang kinakaharap ng lipunan. Ibinigay ang sarili para lang maitawid kabuhayan, maitawid buhay yung ating mga mamamayan. Di po ba? Eh bakit ganun? Imbis na maging proud ho sila sa akin, buta, kanina ho, paggising ko po ng alas 10 ng umaga nung ako po yung magising. Abay, wala na ho eh. Hindi na ho makapasok yung truck ng bigas, kaya hirap na hirap po yung aking mga taong maghakot dun sa gate 5. Eto pa ho ang matindi. Pitong kasambahay, iba't ibang tahanan. Hindi ko ho nababanggitin at hindi ko na ho inalam kung sino ho yung kanilang amo. Wala ho akong pakialam doon. Mga kasambahay ho, pumunta rito sa akin. Binigyan ko rin ho ng tigit-tigisan daang kabambigas. Di ba? Dapat ho ngayong mayroon tayong kinakaharap na epidemya, wala na hong pataasan ng ihi. Pare-parehas ho tayong may karapatan dito sa subdivision na to dahil pare-parehas ho tayong nakatira dito. Hindi lamang dapat kayo ang nagpapaikot dyan sa mga security guard. Dapat hindi kayo puro complain.
Hindi naman ho kayo yung pinatatamaan ko eh. Marami ho akong bahay. May bahay ako sa Bulacan. May bahay ho ko dyan sa... Dito sa May Tandang Sora. Eh, may bahay ho ko dyan sa Miralina Subdivision. So marami ho akong kapitbahay na puro mayayaman din. Ah, di ba? Eh kung sabihin natin nag-vlog ako, vlog lang ho yun eh. Wala naman ho akong tinukoy na pangalan. Di ho ba? Kung may tinukoy ho akong pangalan, ayun. Idemanda nyo ako, sasagutin ko ho yan. Pero sabi ko, katulad hanga ho ng sinasabi ko, meron tayong tinatawag na corporate rules. Meron tayong tinatawag na subdivision rules. Meron tinatawag tayong rules of the lands. Eh putang ina naman eh, anak ng tokwa naman eh, kahit anong rules pa yan, kahit yung pinakamataas na law of land, ang nakalagay po is, in every rule, there always been an exemption as long there is a justification, especially if it is connected to humanitarian and reason. Bakit ho dinidelay natin yung tulong sa kababayan? Hindi ho ba kayo nahiya? Baka ho mamaya bangungutin na kayo, hindi na kayo magising dyan. Sigurado ho ako sa impyerno punta nyo. Meron ho tayong gere. We are at war. The country are facing war. War against this epidemic na hindi ho natin alam kung kailan matatapos. Please share itong video na to. Kung maaari po ngayon habang pinapanood nyo ako, share po lahat ng group, lahat ng friend para mapanood po nila. Sapagkat, ayun po, dalawang beses po ako nag-live kanina. Hindi po, dalawang beses po ako nag-live. At imagine niyo po, bawat live ko ay 252,000 active viewers. Opo. Pero ngayon po, tignan nyo po yung aking Facebook, namatay. Wala ho akong makita doon sa live ko. Ganon ho sila kagaling. Facebook, bakit ka namang ganyan? Bakit mo pinipigilang malaman ng taong bayan yung kanilang hinanaing? Ako po, tumutulong ako. Pini-extort ko kung ano yung natitira sa akin. Wala hong problema. Hindi ko ho sinasarili. Alam nyo ho kung bakit? Dahil alam ko meron ho tayong pinagdadaan ng epidemya. Iyon hong mga bigas galing pa hong Nueva Ecija. Nakalusot ho lahat sa checkpoint. Bakit? Bigas po eh. Para sa taong bayan. Ha? Ngayon, kung hindi kayo yung kapitbahay ko, kung hindi naman kayo yung talagang pinatatamaan ko, wag ho kayong tamaan. Hindi, di, proud pa ho ko sa inyo kung tumutulong kayo. Ngayon, kung ikaw tinatamaan ka dun sa sinabi ko o hindot ka, ikaw na nga yung sinasabihan ko. Alam niyo po yun? Yun po yung hinanakit ng dibdib ko. Ngayon po, kung makikita niyo, wala na naman yung Facebook live ko. Nawala na naman ho. Please watch and subscribe my YouTube channel po. Alam niyo po, hindi ko po alam kung anong kahihinat na naman nito. Baka pati po si YouTube, eh mawala rin. Pero ang sabi po ng aking mga kaibigan, eh pagka kay YouTube daw po, hindi raw po nawawala. Please share to all your friends and subscribe na rin po. Ayun po yung sinasabi ko. Andito po, napakarami po natin bigas. Napakarami po. Ayun po. Dapat po ngayon, pinick up na po ng mga tagapayatas yan. Dapat po ngayon na i-deliver na po yan sa UP Los Baños. Pero bakit hanggang ngayon? Wala po. Alam niyo po kung bakit? Alam niyo po kung bakit wala hanggang ngayon? It is because na-delay. Ah, pag-gising ko po, ay ganito po yung pangyari. Dinag-vlog po ako kahapon. Hoy gising, kapitbahay kong politikong maraming pangako challenge. Yung mga politiko sa damakmakang pinangako, wala naman tinutupad. Ha? Yun ho yung nangyari. Yung politiko, ang dami ng pangako. Eh, ang pinatatamaan ko is puro kapitbahay lang. Kapitbahay, kapitbahay. Ay, Bernadette. Andito po yung aking manager ng bangko, si Bernadette. Manager ng Union Bank. Okay? So, ito po, gusto ko pong pasalamatan yung may-ari ng World Balance, yung aking kaibigan, si Bernard Chong. Tumulong po yan. Okay po? Gusto ko rin pasalamatan yung aking kaibigan na si Neil Arce. Tumulong po yan. Alam niyo po, ito po kasi challenge lang eh. Bakit kayo napipikon? Ibig sabihin, support kayo. Ngayon, kung wala na kayong maidadagdag na mabuti, bakit niyo pa pinipigilan yung para sa tao? Hindi ba kayo nahiya sa mga balat niyo? Abay, konting hiya naman po. Konting hiya naman. Dapat matuto po kayong mahiya. Unang-una, yung meron po tayong kinakaharap na epidemic eh. Meron po tayong kinakaharap na epidemya. Eh bakit niyo ho pinipigilan? Di ho ba? Unang live ko, nakita ng buong mundo. Quarter million, Bernadette,
First live ko, 190,000 yung active na nag-view. Active ka? Alban, laki, no? Dami. Biglang nawala. Nag-live ulit ako. 252,000 na yung active viewers. Naka-hold na naman. So ngayon, ito po advice nila, sa YouTube ka na lang mag-live para hindi na mawala. Mga kababayan, yung pong inyong share, please share this live. Please, please, pakikalat po. Para humakita pa rin ng taong bayan kung ano yung talagang nangyayari. Alam nyo, mga kababayan, mga kapitbahay, dapat proud kayo sa akin. Unang-una, hindi ho kayo yung pinatitira ko eh. Pinatatamaan ko. It's just the word kapitbahay. Wala akong pangalan yun. Ngayon, kung hindi ikaw yung bakit ka tatamaan? Eh ngayon, kung tinatamaan ka, ikaw nga yung hindot ka. Ang kapal ng apog mo, ang kapal ng mukha mo na mag-complain-complain sa akin, hindi ko alam, baka yung pitong katulong na pumunta rito na binigyan ko ng tigi-isang kabambigas, eh katulong mo pa. Mahiya ka. Hindi lang ikaw ang may karapatan dito. Dapat maging proud kayo sa akin. Bakit? A resident from Green Meadow. A simple man. Hindi nyo ba alam po ilang milyong Pilipino nanonood sa akin ngayon? They hate you. Hate nila kayo ngayon. Bakit ganon? Pag mayaman, walang problema. Pag sa mahirap, may problema. Anong klaseng tao kayo? Baka mamaya, gunawin kayo ni Lord. Baka mamaya, sa pagtulog nyo, bangungutin na kayo. Atakihin kayo dyan. Sigurado sa impyerno punta nyo. Di ba? Alam niyo po, hindi pa ako nag-aalmusal. Pangalawang inom ko ho ng coffee yan. Shout out po sa 340,000 viewers. Ah, 34,000 viewers. Ah, hindi ko alam. Basta shout out ho sa inyo lahat. Huwag ho kayong magsawang i-share to. Ako po'y maninindigan para sa inyo. I-share ko to kay Facebook. Nakaka-share kay Facebook. Kaya si Facebook, i-share nyo nang i-share. Pwede ho kayong mag-out muna habang pinapanood nyo ako. Tapos please share to all your friends and tell them to share. Pakalatin ho, katulad nung nangyari kanina. Para magkagulo na ho sila. Para humalaman nila na itong aking ginagawa ay para sa taong bayan. Binabati ko po si Elizabeth Lopez de Leon. Yung pong... anak ni General De Leon, yung aking pong administrator ng isa sa mga kumpanya ko, siya po ang nag-facilitate nung bigas ko galing Nueva Ecija. Ito po mga kababayan, kung makikita nyo po rito, yan, laptop na po ang gamit ko. Kasi po, naghang na po yung aking ano'y naghang na po. Ayan, nawala naman po. Kaya, ito po yung gamit ko kung makikita nyo. Ito po yung nakabigas. Nawala na naman. Oh, ayan po yung kung makikita nyo po, ah, may hinahakot pa ho. Tuloy-tuloy. Bakit ho na delay? Na-delay ho. Bakit ho na delay? Dahil ho sa kanila. Ayan po. Medyo na-delay ho yung pagbibigay. Nawala ho yung signal kasi nandito ho sa loob yung internet. Pasensya na po kayo. Please share this video. Please. I-share nyo po. Pero isa ko yung masasabi ko. Uulitin ko po. I'm not against to the people, to those good men out there. I'm just trying to awaken the hero inherent to every man and woman. We are battling the most hardest battle in the history of mankind. And only for the evil to succeed or for the evil to go triumph is for those good men to do nothing. Kaya ako po yung ginagawa is to give courage to those good men to come out. Come out and to help. Huwag po nating iasa lahat sa government. Labas po kayo. Tumulong po kayo. Kailangan po kayo ng ating mga mamamayan. Huwag nyo na ho kong kontrahin. Huwag na ho sanang tapakan yung ego nyo. Ego nyo ho yan eh. Dapat ho maging proud kayo sa akin. Why? Because meron ho kayong kapitbahay na against the odds, sa gitna ng epidemya, lumabas. Tinulungan yung ating mga mamamayan. Uulitin ko ho, hindi ko ho kayo china-challenge na gayahin nyo ko. Ngayon, ika nga ho, kung hindi na kayo makakatulong, sana wag na kayong magbigay ng problema.
Yung sasabihin nyo na nilagay ko sa panganib ang ating subdivision, katarantaduhan nyo yan. Wala hong katotohanan yan. Pinupuri po ngayon ang ating subdivision sapagkat dito sa subdivision na to nagmula ang isang tao na tumulong sa milyong-milyong Pilipino sa gitna ng epidemyang pinagdadaanan ng ating lipunan. Marunong ka bang umintindi? Kung naiintindihan mo, mabuhay ka. Ngayon, kung hindi mo naiintindihan, kupal ka! Oo, ikaw! Kupal ka! Nakakapanginig kayo ng laman? Alam mo, sa totoo lang, nakakapanginig ko kayo ng laman. Yun ho yun. Ngayon po, i-share nyo po ito ng i-share. Pakalatin nyo. Ha? Pakalatin nyo po ito. Share ng i-share. Puputulin ko daw po ito after 30 minutes. So, meron pa ako natitirang 14 minutes. So, after 30 minutes, so puputulin ko, i-update ko po kayo mamaya kung saan na nakarating yung ating mga bigas na pinamimigay. Shout out sa 4,000 subscriber. Biruin nyo po kanina, dalawang Facebook live ko po yung nawala. Hindi, yung active viewers niya is 252,000, first ever in the world. First ever in the history of Facebook na may 252,000 active viewers. Alam niyo ho yun? 252,000 active viewers. So, ibig sabihin, maraming tao nakakita kasi kanina, nabibidyohan ko yung truck, nakalagay, galing Nueva Ecija, bla 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 bla. Nabibidyohan ko yung bigas kung paano pinahihirapan yung ating mga kababayan na mga tauhan na maghakot. Nawala. Pag-post na pag-post ko. You know, 200,000 active viewers. Nag-video uli ako para habulin kasi gusto ko talaga malaman ng taong bayan na ang hirap eh. Di ho ba? Ayun. 300K daw oh. Bakit pinag-iinita ng FB? Na overwhelm ba ang FB dahil 300K active viewers? Ayun ang nangyari. Alam kaya, ang hirap di ho ba? Dito sa ating lipunan, naghihilahan ho kasi. Gumawa ka ng mabuti, nasapawan mo sila, hihilahin ka pababa. Eh, ang ganda-ganda naman nung ginagawa ko, challenge lang eh. May sumagot nga akong magsasaka sa challenge ko. May sumagot hong magbubuti. May sumagot hong security guard. Ang sabi, oh, tinatanggap po yung challenge ni Mr. Marcos. Merong LGBT, ha? Olongga po LGBT. Oh, challenge ni Sir Francis Leo Marcos, you're an inspiration. Your challenge is accepted. Ha? Yung isa pong artista, si Danny Ramos, ang sabi niya, tinatanggap ko ang challenge ni Sir Francis Leo Marcos. Di ba ganun kasimple? Ako po in general naman yung pinatatamaan ko. Wala ho kong binabanggit na pangalan. Eh di sana ang ginawa nyo, mga hindut kayo, ay tinatanggap ko ang challenge ni Francis Leo Marcos. Pag tinanggap nyo ho yung challenge ko, hindi lang ho kayo na challenge. Yung inyong mga pangalan iuukit sa puso ng mamamayang Pilipino. Patay na ho tayo. Pinag-uusapan pa ho yung kabutihang ginawa natin. Alam niyo po mga kababayan, ang Pilipino po ay matandain. At itong nangyayaring epidemic sa ating bayan, sa ating bansa, ito po ay iuukit sa kasaysayan ng ating republika. Totoo po yan. Daan-daan taon o baalibong taon pa ang maganap, hindi pa ho makakalimutan itong kabanata ng buhay na pinagdadaanan ng ating mamamayang Pilipino. Totoo po yun. May sinabi ho ang Biblia, Vox Populi, Vox Dei. The word of the people is the word of God. Ngayon, pag namatay ho ako, pagharap ko sa taas, may isasagot ho ako sa Panginoon. Panginoon, nung tatanungin niya ako, anong ginawa mo nung nabuhay ka? Panginoon, sa gitna ho ng epidemya ng buong mundo, lumabas po ako ng walang takot at ibinahagi ko ang tubig sa mga nauuhaw at ang pagkain sa mga nagugutom. Baka, Panginoon, pwede mong bigyan mo naman ako ng kutsong upuan dyan sa tabi mo. Pwede hong mangyari yan. Pero kayo, oo, ikaw. Ikaw na mayaman na walang ginawa kundi kumontra. Ha? Protektahan ng interes mo. Nagtatago ka dyan sa panic room mo. Hindot ka. Sigurado ako pag namatay ka, sa impyerno ka pupunta.
Wala ho akong pinatatamaan dito. Mga kapatid, nakikiusap ho ulit ako. Please, share nyo po nang i-share tong video na to. Please, i-share nyo sa lahat ng group, sa lahat ng friend, para ho hindi mawala. Kasi yung live natin kanina, nawala na naman eh. Nawala na naman ho eh. Yun ho, yung live natin kanina, nawala na naman. Dalawang beses po ako nag-live kanina. Isang 200,000 yung active viewers, yung isa papalo ng 300,000, nawala na naman ho kay Facebook. Bias ka rin ba, Mark Zuckerberg? Hey! Mark Zuckerberg, are you being biased? Or you are just overwhelmed that an ordinary guy from the Philippines having a 250,000 active viewers during his life? Di ba? Dapat mo supportahan niyo ako. You have to support me because what I did is to save humanity, to feed our people out there, to feed my people out there. I'm posting in the Facebook because I want to awaken the hero inherent to every good man out here. Sikat na ho ako sobra. Hindi ko na ho kailangan magpasikat. Kaya ako ginagawa yan para gisingin ang kabayanihang natutulog sa bawat Pilipino. Ulitin ko, the only thing for the evil to go triumph, for the evil to go triumph, is for those good men to do nothing. Paulit-ulit ko ang sasabihin niya. Hindi ko alam kung ano ang kahihinatnan ko, pero wala na ho akong pakialam doon. Maaaring kung pagkatapos ng epidemya, ako himabaril na. Wala akong problema doon. Ang importante, nagampanan ko yung pagiging tao ko. Nagampanan ko kung ano ba talaga yung dapat kong gampanan sa mundo. Para doon sa aking mga kapitbahay na nagpabot ng suporta sa akin, na moral, na sinabing Francis, talagang ganyan, merong mga taong makitid lang talaga ang utak. Maraming salamat po sa inyo. Mababait kayong kapitbahay. Pero doon sa aking mga kapitbahay na hindi naman sila yung pinatatamaan ko, kumbaga in general naman ho, eh may pa-complain ka, o eto para sa'yo, hindot ka, wala kang kwenta. Bangunguting ka sana pag natutulog ka, nang diretso ka na, kausapin mo na si San Pedro kung ano ginawa mo. Yan, hindot ka, bangunguting ka na sana. Bakit? Hindi mo ba alam na the word of the people is the word of God? Although hindi kita kilala, hindi ko sinasabi yung pangalan mo, pero alam ko kung sino ka man. Ha? Hindi mo alam? Milyong-milyong ngayon yung followers ko. Hate kanila kung sino ka man. Why? Dinilay nyo yung pagkain ng tao. What does that mean? Of complaint. It means delay. Delay, what does that mean? What does that mean? Delayed. What does that mean? Means you are enjoying your good life while our people are dying there. God damn it! Di ba? Complain means delay. Delay. What does that mean? You enjoying a good life while our people are dying there waiting for the help? Ulitin ko po, kung hindi ka na makakatulong, eh huwag ka na maging problema. Grabe naman kayo. Tama ho ba? Hindi ka na makakatulong, huwag ka na maging problema. Tama ho. Alam nyo, kahit reviewin nyo ho yung mga video ko, wala akong binigay pangalan doon. Mabuti pa nga ho yung sila Res Cortes, sinamong ko eh. It is just a challenge eh. Chinalens ko si Res Cortes. Chinalens ko si Levi Ignacio. Chinalens ko si Robsy. Chinalens ko pangalan nito, si Carlo Aquino. Chinalens ko si Rafael Rosel. It is a challenge. Yun pinangalanan ko. Pero instead na magalit sila sa akin, ang sagot nila, gumawa sila ng humanitarian, nag-post sila sa video, sa YouTube, sa Facebook, sabi nila, the challenge of our inspiration is Francis Leo Marcos. Your challenge has been accepted. Eh kayo, anong ginawa nyo? Tapos sasabihin nyo, marami din kayong tinutulungan. Kupal ka! Kung mabuti ang nilalaman ng puso mo, uunawain mo ko.
Ang gagawin mo na lang, Mr. Marcos, your challenge has been accepted. Papalakpakan kita. Ipo-post pa kita. Pupuriin ka ng milyong-milyong Pilipino. Eh, hindi eh. Hindi challenge accepted eh. What you do is up to you. Eh, what? Kung ano yung gagawin ko, it's up to me. Pero sabi ko nga ho, dapat imbis na i-complain nyo ko, wala ako nilalabag na law of land. I'm just being fair. I'm just trying to give courage to those good men out there to do what I did. Ang vlog ko ho is in general words. Wala ho akong binanggit na pangalan. Challenge accepted dapat kayo. Di po ba? Eh pero ano ang ginawa nyo? So instead na tulungan nyo ako, ang ginawa nyo, ano? Kinomplain nyo pa ako. Yeah? Parang nakakahiya naman ho yatang masyado. Yeah? So yun po mga kababayan, i-update ko po kayo lahat sa mga kaganapan. Please pakikalat po ito. Pakikalat po itong video na to, itong live na to. Ulitin ko po para makarating po sa lahat. Yung pong mga bigas para dyan sa UP Los Baños, yung mga estudyante, magpadala po kayo ng representative dito, may makukuha ko kayong bigas sa akin. Tapos pati po dyan sa ating mga kababayan na tagapayatas, yung 100 kabanyo, makukuha nyo na ho anytime. Inihintay ko lang ho yun yung kapitan. Pasensya na ho kayo, medyo na delay. Hindi ko ho alam kung kailan nila pipikapin dahil nga ho nagkaroon ho ng konting problema. So yun ho. Hindi ko alam kung anong oras. Para ho, yun nga ho, sa taong bayan, maraming salamat ho sa inyong patuloy na pagsuporta sa akin. Huwag ho kayong mag-alala. Wala ho akong pakialam kahit ano na ho mangyari sa akin. Ang importante ho, nandito ako ngayong may epidemya at nakahandang tumulong para sa ating mga kababayan. Tutulong po tayo. So ipakalat nyo itong video na to para malaman nila kung ano yung kanilang pinagsasabi. Para ho doon sa lahat ng mga nagko-comment, pagkatapos ho nitong video na to, titignan ko ho lahat ng comment nyo at yung may mga kahilingan ay tutulungan ko. Shout out sa 5,300 viewers. 5,300 viewers ng YouTube. Marami yun, ha? Sobrang dami nun para sa YouTube. Ha? Sobrang dami nun para sa YouTube, no? Oh, ayun, 5,000 viewers. Sobrang dami nang para sa YouTube. Kung ano man ho yung kitain ng YouTube na to, kung kikita man ho, hindi ko ho alam, ayun ho ay ibibigay ko pa para sa inyo. Kung nagawa ko hong ibigay ang sarili kong pera para sa inyo, ano pa kaya yung kikitain ito? So yun po, lahat ho ng mga nagko-comment dito, ha? Lahat ho ng mga nagko-comment, babasahin ko po lahat ng comment at yung mga request nyo po at pipilitin ko pong tugunan. Once again, sa pamunuan ng Green Meadows, what my blog is general. Ha? Ngayon kung kayo po ay mabuti, marami pong nagparating sa akin dito na suporta, marami pong nag-miss call, maraming bumati, maraming tumulong, eh dapat po proud kayo sa akin. Alam niyo pa kung bakit? Kasi po ang sabi na ng mga taong bayan dito, million na po yung nagko-comment, oh, hindi po 100, hindi 200, hindi 100,000, millions po. Ha? Pati po yung dalawang naunang post ko na na-delete, millions po 'yon, ha? Ang sinasabi, mabuhay, dapat maging proud kayo sa akin. Why? Because dito sa gitna ng epidemic, may isa kayong kapitbahay na lumabas against the odds just to help our people to ease their miseries and agony. Ha? Yun po. Please share this video. Share to all your friends. At mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po. I-update ko po kayo mamaya kung ano po lahat ng kaganapan. Uulitin ko, Green Meadow, I have nothing against you because what my blog is general. Okay? Kung kayo po yung tinamaan, tinamaan ka, wala akong pake. Ngayon, kung hindi po at kayo mabuti, hindi po para sa inyo yun. Yun po in general. Dapat po, proud kayo sa akin kasi po, milyong Pilipino po yung nagko-comment ngayon, mabuhay ang Green Meadow. Ibig sabihin, dapat proud kayo because kapitbahay nyo yung tumayo against the odds just to help our Filipino people in this in times of isang kapitbahay na nagmula sa Green Meadow ang tumayo para makapagbigay tulong sa mamamayang Pilipino. Paluwagin nyo ho yung kokote nyo. May Diyos po tayong buhay. At nakikita ang lahat nating ginagawa. Babalik po ako mamaya, panibagong live. Please share and watch. Maraming salamat po. Mabuhay po kayong lahat.